Welcome to I Question PH. Ang question ngayong araw ay, ano ang tatlong aspekto ng pandiwa? Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw. Binubuo ito ng salitang ugat at panlabing makadiwa. Ang pandiwa ay maaring banghayin sa iba't ibang aspekto. Ang aspekto ay tumutukoy sa panahon kung kailan nangyayari o mangyayari o kung ipagpapatuloy pa ang kilos na naganap. Nahati sa tatlo ang aspekto ng pandiwa. Una ay ang aspektong pangnagdaan o perspektibo. Ito ay kapag ang kilos na isinasaad nito ay tapos nang gawin o naganap na. Iba't ibang panlapi ang ginagamit sa pagbabanghay ng pandiwang pangnagdaan. Ilan sa mga ito ay ang sumusunod. Una ay ang na. Ito ay inilalagay sa unahan ng salitang ugat. Halimbawa, natuwa. Ang aking kapatid ay natuwa sa binigay kong regalo sa kanya kahapon. Ikalawang panlapi ay ang Ito ay inilalagay sa unahan ng salitang ugat. Halimbawa, umalis. Si Helen ay umalis ng maaga kanina. Ang panlaping ay maaari ding ilagay sa gitna ng salitang ugat. Halimbawa, tumanggap. Siya ay tumanggap ng parangal noong nakaraang linggo sa paaralan. Ang sumunod na panlapi ay ang nag. Inilalagay ito sa unahan ng salitang ugat. Halimbawa, naglinis. Kami ay naglinis ng bahay kahapon. Ang panghuling panlapi ay ang in na inilalagay sa gitna ng salitang ugat. Halimbawa, sinulat. Sa kwaderno ko sinulat ang aking takdang aralin. Ang sumunod na aspekto ay ang aspektong pangkasalukuyan o imperfectibo. Ito ay kapag ang kilos na isinasaad ay kasalukuyang ginagawa o nasimulan nang gawin at hindi pa natatapos. Sa pagbabanghay ng pandiwang pangkasalukuyan, kailangang gumamit ng iba't ibang panlapi at ating inuulit ang unang pantig ng salitang ugat. Ang unang panlapi ay ang na inilalagay sa unahan ng salitang ugat. Halimbawa, natutunaw. Ang yelong ito ay natutunaw na. Ikalawang panlapi ay ang na inilalagay din sa unahan ng salitang ugat. Halimbawa, umaawit. Si Vivian ay umaawit ng paborito niyang kanta. Ang panlaping ay inilalagay din sa gitna ng salitang ugat. Halimbawa, tumatawa. Ang mga bata ay tumatawa
sa kasalukuyang palabas sa telebisyon. Ang sumunod na panlapi ay ang nag na inilalagay sa unahan ng salitang ugat. Halimbawa, nagsasaing. Si Lani ay nagsasaing ngayon sa kusina. Ang panghuling panlapi ay ang in. Ito ay inilalagay sa gitna ng salitang ugat. Halimbawa, hinihintay. Ang kapatid ko ang hinihintay ko dito. Ang sumunod at huling aspekto ay ang aspektong panghinaharap o kontemplatibo. Ang pandiwang ito ay tumutukoy sa kilos na hindi pa nagagawa o gagawin pa lamang. Nababanghay ang pandiwang panghinaharap sa tulong ng mga panlapi at ating inuulit ang unang pantig ng salitang ugat. Ang unang panlapi ay ang ma na inilalagay sa unahan ng salitang ugat. Halimbawa, makikita. Sa kabilang tindahan natin makikita ang gusto mong pagkain. Ikalawang panlapi ay ang mag na inilalagay sa unahan ng salitang ugat. Halimbawa, magpapadala. Si Kuya ay magpapadala ng bagong sapatos sa akin sa susunod na linggo. Ikatlong panlapi ay ang in na inilalagay naman sa hulihan ng salitang ugat. Halimbawa, gagamitin. Ang damit na ito ang gagamitin ko bukas sa patimpalak. Sa maraming pagkakataon, binabanghay rin ang pandiwang panghinaharap sa pamamagitan ng pag-uulit lamang sa unang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, uuwi. Ang lola ko ay uuwi ng Pilipinas sa darating na Kapaskuhan. At iyon ang mga aspekto ng pandiwa, ang aspektong pagnagdaan o perspektibo, aspektong pangkasalukuyan o imperfectibo, at aspektong panghinaharap o kontemplatibo. Palaging isaisip na mahalagang banghayin ng maigi ang mga pandiwa upang matukoy kung ang kilos ay nangyayari na ba, nangyayari o mangyayari pa lamang. Iyan lamang para sa araw na ito. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa muli!